Ama na aming Diyos, narito kaming mga anak mo. Sabik na sabik kaming dumulog sa iyo. Nagagalak ang aming mga puso sapagkat alam namin sa ganitong mga pagsamba, naglalaan ka po ng mga biyaya para sa aming mga kaluluwa. Halalakasin mo ang aming pananampalataya para maipagpatuloy namin ang aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat ng maraming marami, O Ama. Nakatatawid kami sa gitna ng sanglibutan ito. Higit sa lahat, namamalagi kami sa matapat na mga paglilingkod sa iyo. Alam namin, nagkulang din kami at nagkasala. Naman namin, Diyos, maawa ka, patawarin kami. Linisin mo po ang aming mga puso't kaluluwa para maging marapat kami sa aming ginagawang mga pagsamba sa iyo. Alam mo po ang layunin ng ganito naming mga pagsamba na ismatiyak ng iyong mga anak. Namamalagi kaming nakaugnay sa iyo. Napapakinggan namin ang saway at pagtuturo mo sa amin para hindi kami maligaw sa aming mga paglilingkod sa iyo. Mastan mo kami, O Ama, katulad ng aming mga inawit. Ama namin, Diyos, kami ang mga anak mong nagtiis. Nahirapan kami, O Ama. Itinakwil kami sa sanglibutan ito. Ngayon pa man nagpapatuloy kami. Pagkat ikaw ang kilala naming marapat na paglingkuran, ikaw lang ang aming susundin, ikaw lamang po ang aming sasambahin. Kaya kami narito muli sa pagkakataong ito. Linisin mo ang mga puso't kaisipan para minsan pang marapat na lagakan ng iyong katotohanan. Ama namin, Diyos, ang lingkod mo, tinatalangin namin. Nagagamitin mong mabuting kasangkapan sa amin. Ipagkaloob ang kapangyarihan at kaalamang nanggagaling sa iyo para maging maliwanag at makapangyarihan ang salitang aming tatanggapin. Makita mong itong umakay sa amin sa lalong kasaktalan ng mga paglilingkod sa iyo. Aliwin mo kami ngayon ng iyong mga salita para muna pong habag. Palakasin mo ang bawat isa sa amin para nang sa gayon makarating kami sa hangganan sa bayang pangako mo sa bawat isa sa amin. Salamat ng maraming marami, O Ama. Sumasampalataya kami. Kapiling ka namin sa buong panahon ng aming pagsamba. Buong galang po namin na dinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Dakila po namin tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa isang linggong singkad ng ating buhay ay nakasapit tayo muli sa araw na ito kung saan iniaalay natin higit sa lahat ang ating sarili bilang haing lubos at ganap sa ating Panginoon Diyos bilang kaukulan ng ating pagsamba sa Kanya. Marahil mga mahal na kapatid, bago po tayo sumapit sa araw na ito ay nagdanas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Nakalimitan nga ay karamihan sa atin hanggang ngayon dumaraan pa rin sa iba't ibang mga dalahin sa buhay na ito. May mga pasanin tayo, may mga alalahanin, maraming mga hadlang sa ating buhay na nagsisilbing balakid para sa karamihan upang tumigil na, manghina, mawalan ng loob at hindi makapagpatuloy sa daan ng paglalakbay. Subalit sa atin na mga nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, tinawag sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kaparaanan ng ating Panginoon Diyos para makapanindigan sa panig ng banal na katwiran ng Panginoon Diyos. Hindi tayo naririto dahil sa tayo ay mga perpektong tao. Hindi tayo naririto dahil tayo ay mas banal kaysa sa ibang tao. Tayo ay natipon mula sa iba't ibang dako,
Sapagkat iisa po ang ating pananampalataya. Tayo po ay tumanggap ng habag at awa ng Panginoon Diyos para tayo ay makapagpatuloy sa matapat na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Subalit ang paglilingkod sa Panginoon Diyos, lalo na sa kapanahunan ngayon, sa sitwasyon na ating kinalalagyan, masasabi nating hindi madali na tayo ay makapagpatuloy. Ano pa't marami nga tayong mga kasama na marahil ay hindi na nakapagpatuloy sa daan ng kanilang paglalakbay na matapat na makapagpatuloy sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Subalit sa atin po na nagsisikap na makapagpatuloy, napakahalaga po at kinakailangan na tayo ay lubos na magpakatatag sa kabila ng maraming mga tiisin at mga suliranin. Bakit po mahalaga at kinakailangan na tayo ay magpakatatag bilang mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo at dito kami magpapasimulang bumasa sa pahayag ni Apostol Pablo sa Colossians 1:21-23. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Gayunmay, pinapakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Mga mahal na kapatid, bakit kinakailangan at lubhang mahalaga na tayo po ay magpakatatag bilang mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos? Sapagkat doon sa mga lingkod na napangaralan, na ang mga salita ng Diyos ay pinangaral nga sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang sa ilalim ng silong ng langit, subalit iyong mga napangaralan na dati-rati ang sabi sa atin ay namumuhay na nangahihiwalay. Kaaway ang turin ng ating Panginoon Diyos. Subalit, binigyan ng habag. Nagkaroon ng pagkakataon na makipagkasundo sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga mahal na kapatid, ito po ay patungkol sa mga lingkod ng Panginoon Diyos na dati-rati, kaaway, hindi kilala, masama sa harapan ng ating Panginoon Diyos, subalit ngayon ay nakipagkasundo na sa ating Panginoon Diyos. Hindi na ibinubuhay yung buhay ng masama. Hindi na ibinubuhay ang buhay na kaaway ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip at ng mga gawang masasama. E bakit kinakailangan po na yaong mga dati-rati ay kaaway ng Panginoon Diyos na ngayon ay nakipagkasundo na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, bakit kinakailangan na tayo magpakatatag? Sapagkat ang sabi po sa atin ni Apostol Pablo, upang kayo'y iharap na mga banal at walang kapintasan sa harapan niya. Inilalaan ang mga taong ito, ang mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo, upang sa ganun ay maiharap na banal, karapat-dapat, walang kapintasan, at karapat-dapat sa kaligtasan. E paano po makikilala kung sino po yung binabanggit ni Apostol Pablo na mga tunay na sumasampalataya, mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos na mamamalagi sa pananampalataya? Pakinggan naman po ninyo sa 2 Pedro, dito po sa talatang 1-10. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Paano po natin makikilala kung sino ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos? E bakit mahalaga pong makilala sila? Sapagkat wala naman sigurong tao na kabilang sa isang pangkati ng relihiyon o pangkati ng pananampalataya na magsasabing hindi siya lingkod ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan matiyak natin. Ang sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig
upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. E tayo po mga mahal na kapatid ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito kung paano tayo tinawag mula sa sanlibutan, patuloy tayong ibinukod ng ating Panginoon Diyos sa kabila ng maraming mga krisis, suliranin na nangyari sa iglesia na natili tayong tapat sa Panginoon Diyos, sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Eh sabi po sa atin, lalo tayong maging masigasig. Bakit po? Upang matiyak natin na talagang tinawag tayo. Talagang pinili at binukod ng ating Panginoon Diyos. Anong isa sa mga katangian ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos na pinili, binukod, tinawag ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po sa atin, hindi kayo matitisod. Sino po ba yung matitisod rin? Alam po natin sa marami na nating pag-aaral, maging sa panahon ng pagdodoktrina, kapag ang tao ay nasa liwanag, nakikita niya yung dinaraanan niya. Kung meron siya nakita na butas, lubak, maiiwasan niya yun para hindi siya matisod, para hindi siya mahulog, para hindi siya matapilo. Pero kapag yung liwanag, wala sa kanya, siya'y naglalakad sa kadiliman, hindi niya nakikita yung kanyang dinaraanan. E ano po ba yung liwanag? Salita ng Panginoon Diyos na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na yung aral ng Panginoon Diyos kung paanong itinuro sa atin sa panahon ng pagdodoktrina, sa panahon ng mga pagsamba, isinangkap na sa ating pamumuhay, manatili po sa atin. Para sa ganun, yung ating nilalakaran, taglay pa rin natin ang liwanag na gumagabay sa atin para hindi tayo matisod. Kaya nga po, itinuro din ng banal na kasulatan, yung matitisurin, yan yung, ano, paano ba natin i-describe sila? Paano ba ilalarawan? Yan yung mga maninipis. Diba? Sabi nga ay balat kalaba. Hindi. Balat kalaba. Ano pala yun? Makapal yun. Balat sibuyas. Diba? Pagka balat sibuyas, eh konting makita lang niya, hindi mapagbigyan yung gusto niya, o kaya naman hindi natupad yung kagustuhan niya, ano mangyayari? Eh matitisod na siya. O kaya hindi na siya magpapatuloy, hindi na siya sasamba, hindi na siya maglilingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi na siya tutupad ng kanyang tungkulin. Bakit? Natisod niya. Pero pagkatunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos, ang sabi po ng Biblia, hindi anya matitisod. E ano po ba ang biyayang inilalaan sa mga hindi matitisod, na mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos at mananatiling matatag sa pananampalataya? Pakinggan ninyo sa ikalawang Pedro, itutuloy lang natin sa talatang 11. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na sa Hesukristo. Ano pong biyaya ang inilalaan kapag ika'y nakabilang doon sa tinawag ng Panginoon Diyos? Tinawag ka na natiling tapat, naging masigasig sa pananampalataya at hindi natisod. Ang sabi po sa atin, malugod na papapasukin sa kaharian. Ang katumbas ay tatamuhin ang ipinangakong kaligtasan. Ano po ba ang panawagan ng banal na kasulatan sa mga lingkod na nanindigan sa pananampalataya hanggang sa kasalukuyan? Kahit paabutan ng kamatayan. Subalit nasa tunay na paglilingkod at naninindigan sa pananampalataya. Apokalipsis sa talatang 14:12-13. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Mga mahal na kapatid, kung tayo man po ay nagpapatuloy sa ating paninindigan, sa pakikipagbaka sa buhay na ito, para maitaguyod natin ang isang buhay Kristiyano na sumusunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos kahit pa abutan tayo ng kamatayan. May binabanggit po sa banal na kasulatan na yung mga tinawag
na nagpapatuloy sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos, nananatiling tapat sa ating Panginoong Hesukristo kahit paabutan ng kamatayan. Ang sabi ng Biblia, mapalad. Bakit mapalad? Sapagkat mga pinagpala, sapagkat yung kanilang gawa, susundan sila. Ibig sabihin, makikita ng Panginoon Diyos ano yung ating naging pagpapagal, ano yung ating mga naging puhunan, sakripisyo, alang-alang sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Nakasulat yon. Hindi yun mabubura ng sinuman. Alam ng Panginoon Diyos ang lahat ng ating mga pinagdaanan at mga naging paninindigan. Kaya, ang sabi po sa ating, kahit pamamatay na naglilingkod sa Panginoon, tunay na mapalad. Meron tayong mga kasamahan na inabutan ng pagkakataon na pinagpahinganan ng ating Panginoon Diyos. Bagamat masakit sa ating damdamin, subalit alam natin, ito yung binabanggit ng Biblia, pinagpahinga na sila. Pero merong inilalaan ng ating Panginoon Diyos sa sino man na pinagpahinga, subalit nasa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Ngayon sa araw lang ba ng paghuhukom, tayo makakaasa ng gantimpala mula sa ating Panginoon Diyos? Meron din bang biyaya na maaasahan habang tayo ay buhay pa? Habang tayo'y narito pa sa mundong ito at nakikipagsapalaran araw-araw? Pakinggan ninyo ang pahayag na ating Panginoong Hesukristo dito sa Juan sa talatang 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Sino po ang nagsasalita? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang ginagarantya ng ating Panginoong Hesukristo? Kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo ang aking mga salita. Ano ba yung mga salita ng Panginoong Hesukristo? Hindi niya sariling salita yun. Mga utos, kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang sinalita ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang mahalagang manatili sa atin. Kapag yun ay nanatili sa atin, ang sabi po sa atin, hingin ninyo ang anuman na nais ninyo at ano pong garantya, matutupad yun. Pagka sinabing hingin ang anuman, nananatili po na yun ay saklaw at nababakuran ng mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng humingi ng isang bagay na labag naman sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kahit anong hingin natin, kahit ilang beses natin idalangin yun, hindi ibibigay yun. Bakit? Masama eh. Hindi yun ayon sa kalooban o utos ng ating Panginoon Diyos. E sino po ang may garantya na kapag humingi ay ipagkakaloob, lalo nga ito'y saklaw ng mga kalooban ng Panginoon Diyos? Ang sabi po sa atin, kung nananatili kayo sa akin. Ibig sabihin, may kondisyon ang ating Panginoong Hesukristo. Merong kinakailangan matupad. Para sa ganun, kapag tayo may hiniling na ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, yun ay tiyak na ipagkakaloob sa atin. E paano po natin malalaman kung anong ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo na tayo ay manatili? Sapagkat baka magkaroon ng maling isipan ng iba na kaya ayaw nilang makapanindigan sa panig ng katotohanan dahil sa takot na sila ay tanggalin, itiwalag, dahil sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos, sapagkat yan naman na ang nangyayari ngayon. Baka yun ang nagiging hadlang o balakid sa iba, yung takot. Dahil ang sabi kasi, manatili. Papaano ba yung pananatili? Ano bang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo na manatili sa Kanya? Pakinggan po ninyo sa Juan, sa talatang 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Ito po yung tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. Na kapag humiling, pagkakalooban. Kapag nanatilian niya sa Kanya. Paano ipinakilala ng Panginoong Hesukristo kung sino yung nananatili? Gaya rin niya. Nananatili sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Ano ang nangyari? Dahil siya'y nanatiling tumutupad sa mga utos ng Panginoon Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon Diyos, nanatili din sa Kanya.
Yun din ang parehong pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa na mananatiling tapat sa kanyang mga kalooban at kanyang mga kautusan. Kapag tayo nanatili na sumusunod sa mga utos ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, gaya din ng pag-ibig ng Panginoong Diyos, mananatilian niya sa atin. At kapag nangyari yon, mga mahal na kapatid, matutupad yung ipinagpaunan ng Panginoong Hesukristo na hingin natin ang anuman at yon ay ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ngayon, huwag po tayong magkaroon ng maling isipan, mga mahal na kapatid, na kapag hiningi natin, malalaman lang natin na kapag ito ipinagkaloob, kapag nakuha na natin. Hindi po kasi ganyan ang paraan ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon Diyos, ang sagot ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay palaging sa ikabubuti natin. Ano pong ibig sabihin nun? Halimbawa, may hiniling tayo sa ating Panginoon Diyos. Ano man yun? Hiniling natin mula sa ating puso sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Kapag ito yung makabubuti sa atin, ano pong tinitiyak ng Panginoong Hesus? Ipagkakaloob yun sa atin. Ora mismo, kapag baka nga hindi pa tayo natatapos manalangin, ibibigay na yon ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat yon ay sa ikabubuti natin. E paano po yan? Kapag hindi ipinagkaloob yung hinihingi ko sa Panginoon Diyos, ibig lang sabihin nun, hindi yon makabubuti sa atin. Merong ibang inilalaan ng ating Panginoon Diyos para sa atin na makabubuti sa atin. Baka yun na hinihingi natin, na sa isipan natin ay kabubuti natin, baka yun pa ang magbubuyod sa atin sa kasamaan para tayo ay mapahamak. Maraming mga tao na hinihiling na sana po ipagkaloob sa akin to, sana po ganito. Kaya pagka pala ipinagkaloob yun, baka yun pa ang maging mitsa ng kanyang buhay. Baka yun pa ang maging dahilan para mahiwalay sa ating Panginoon Diyos. Kaya hindi ipagkakaloob ng Panginoon Diyos yun. At meron pang isang paraan ng pagsagot ng ating Panginoon Diyos. Ang sagot ng Panginoon Diyos, para sa iyo yan, ibibigay ko sa iyo yan, subalit, hindi pa ngayon. Bakit? Baka pagka ibinigay ngayon, makasama. Baka hindi pa ito yung angkop na pagkakataon o panahon para ibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Sapagkat hindi tayo masusunod. Yung plano, panahon o oras ng Panginoon Diyos, yung panukala niya, yun ang matutupad. Ano po ang kinakailangan natin gawin? Matyagang maghintay. Subalit nananatili po, totoo ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kapag tayo nanatili sa pagsunod, tatanggapin natin anuman ang ating maging kahilingan. Ngayon, baka ang iba po, dahil sa suliranin sa iba sa buhay ngayon, sa iba't iba mga kadahilanan, eh hindi niya magawa na masunod ang mga kalooban ng Panginoong Diyos. Lalo na halimbawa kapag ang suliranin niya ay sa kanyang tahanan. Baka ang suliranin niya ay sa kanyang kabuhayan. Baka merong panganib sa kanyang buhay na siya'y nangangamba na manindigan sa panig ng Panginoon Diyos dahil sa iba't ibang mga balakid, mga pagsubok, mga dalahin na nagiging dahilan ng para sa marami para hindi makapagpatuloy sa pagsunod. Paano po natin isasagawa ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos? Kapag tayo po ay nalulumbay, nawawalan ng loob, nawawalan ng pag-asa dahil sa iba't ibang mga kadahilan. Pakinggan ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa Filipos, sa talatang 4:6, ganito po ang pahayag sa atin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Mga mahal na kapatid, tayo po ay pinapayuhan ni Apostol Pablo. Huwag tayong mga balisa sa anumang bagay. Sapagkat marahil tayo po ay may iba't ibang dalahin. Ang suliranin ng iba, marahil iba sa suliranin ng iba pa natin mga kapatid. Iba-iba rin ang antas ng ating mga dalahin sa buhay. Subalit, malinaw ang itinuturo ng Biblia. Ano man yan, gaano man kabigat yan, huwag tayong mga balisa. Bakit po? Eh, normal sa tao ang malungkot. Normal sa tao ang mawalan ng pag-asa, lalo nga kapag napakabigat na ng kanyang dalahin.
Kaya dito ngayon makikita, sino ang mga pinili, tinawag ng Panginoon Diyos, sapagkat kahit pa sa karaniwang mga tao, normal ang mga balisa, pero sa tunay na lingkod ng Panginoon Diyos, magagawa niya na hindi mga balisa sa anumang bagay, sabi po sa atin, sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan anya ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, yun ang maging daan para tayo lalong manghawak, mangunyapit sa ating Panginoon Diyos, ipakilala natin sa Kanya, Ama, ito po ang mga suliranin ko. Ito po ang mga dalahin ko na nagpapabigat sa aking buhay. Ito po ang mga alalahanin ko araw at gabi. Yun natin. Yun ang ipakilala at ipakita natin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan anya ng ating mga pananalangin. Nagawa yan ng mga apostol. Sa bawat yugto ng kanilang buhay, pakikipagbaka, alang-alang sa pagtupad ng kanilang tungkulin, ginawa nilang ipakilala sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin ang kanilang kalagayan at mga dalay upang huwag silang mga balisa. Ngayon baka isipin po natin, eh yan po kasi mga apostol naman yan eh. Eh talagang marahil eh kaya po nila yan sapagkat kakaiba ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Panginoon Diyos. Iba ang katangian nila. Ako'y karaniwan lang po. Karaniwang kapatid lang po ko, ni hindi nga po ako kilala. Kaya kapag ako po ay dumaranas ng mga pagsubok, parang napakabigat. Gusto ko nang tumigil. Gusto ko nang manahimik na lamang sapagkat hindi ko kaya ang ginagawa nila. Ngayon, alamin po natin, mga mahal na kapatid, yung bang nagawang ito ng mga apostol eh dahil sa kakaibang katangian o kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Pakinggan ninyo at basahin po natin Filipos, talatang 4:12 hanggang 13. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Mga mahal na kapatid, ito yung sikreto na binabanggit ng mga apostol. Hindi dahil sa sila'y binigyan ng kakaibang katangian o kapangyarihan, nagawa nila ang lahat ng ito ayon nga kay Apostol Pablo, hindi naging masaya at walang kapintasan o walang hirap ang kanya naging karanasan o pinagdaanan. Ang sabi nga niya, naranasan na niya kung paano niya ang maghikahos. Paano? Ano ba yung sabihin maghikahos? Medyo malalim na Tagalog yun. Baka yung iba po ay hindi na naunawa yung salitang maghikahos. Kung naiisip niyo yung salitang maghirap, maghirap. Ibig sabihin, mahirapan, mahirap ang buhay. Mas higit pa doon, mas na higit pa eh, ang salitang maghikahos. Matinding kahirapan. Naranasan ni Apostol Pablo yon. Ano pa? Alam ko rin kung paano managana. Kaya kung paano maghikahos, nagawa niya na makapanatili sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Nagawa niya rin manatili nung siya'y nanagana. Naging maalwan ang kanyang pamumuhay. Ano pa? Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Kaya anuman yung kalagayan natin sa buhay, anuman yung antas na ating pamumuhay, magagawa din natin ang manatili sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Naranasan ng mabusog, magutom, managana, maghirap. Bakit anya? Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Mga kapatid, pantay-pantay tayong lahat pagdating dyan. Bakit po? Sapagkat yung lakas na ipinagkaloob sa mga apostol, yan din ang lakas na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa bawat isa sa atin, sino man tayo sa buhay na ito, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating pinagdaanan, yung lakas na yon nang gagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Paano ngayon natin makukuha yon?
Paano natin matitiyak na tayo man ay mapagkakalooban nun? Lalo nga, baka mamaya kapag ang iniisip natin, eh yung pungsuliran ko, kapatid, eh, napakabigat. Siguro yung iba, baka matulungan ng Panginoon Diyos, baka yung sa akin hindi na kaya. Baka mamaya yung ating pinagdaraanan, sa palagay natin, ay wala ng solusyon. Sa palagay natin, wala ng katapusan. Sa palagay natin, yun na ang magiging lundo ng ating buhay. Alamin po natin, kaya ba ng Panginoon Diyos na ipagkaloob pa rin anuman ang ating kailangan mula sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo, ituloy natin ang pagbasa sa talatang 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung kayamanan, kapangyarihan, kakayanan ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi po mauubos yun. Kaya mga kapatid, salaminin muna natin ang ating buhay. Bawat isa sa atin, nung tayo po'y nakaranas ng matinding pagsubok sa ating buhay, sino ang una nating nilapitan? Baka yung iba ang nilapitan niya, yung kanyang kamag-anak, yung kanyang kaibigan, o kaya naman yung mga taong makapangyarihan o yung mga taong iniisip niyang may kakayanan na tulungan siya sa kanyang suliranin. Wala naman po masama doon sapagkat ang totoo, may mga tao talaga na kaya naman tayong tulungan sa panahon ng ating mga pangangailangan. Maaring minsan, dalawang beses o mahigit pa, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. At hindi sa lahat ng uri ng suliranin. Pero ang Panginoon Diyos, ano pa man yan, kayang-kaya tayong tulungan. Kayang-kaya tayong sakluluhan ng ating Panginoon Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Yung kayamanan, hindi mauubos. Lahat ng ating pangangailangan, kayang-kaya ang ipagkaloob ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, ano po ang dapat muna nating matiyak? Tayo ba ay nasa pagsunod? Tayo ba'y nananatiling tapat sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo? Nung tayo po'y nakaranas ng matinding pagsubok sa ating buhay, kamusta yung relasyon natin sa Panginoon Diyos? Kamusta yung relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo? Bumitaw ba tayo? Tumigil ba tayo sa pagdalangin? Tumigil ba tayo sa ating mga pagpapanata? Tumigil ba tayo sa ating pananampalataya na ang Diyos ay may kapangyarihan na ipagkaloob sa atin ang ating kahilingan? Natural sa tao, mabigo, mawala ng pag-asa. Baka mamaya yun ang naging dahilan para hindi na siya manalangin sa Panginoon Diyos. Baka yung mabigat na pagsubok na kanyang pinagdaanan na naging dahilan kaya ayaw niya na sumamba. Ayaw niya na magpatuloy sa kanyang mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Huwag, mga kapatid, huwag. Pagsubok yan. Dalawa lang ang maaring kahinat na ng pagsubok. Ano po yun? Ang pumasa at mabigo. Whether you pass or you fail. Alam natin na pagka-fail, kapag bumagsak, ay hindi yan magtatamo ng ipinangakong kaligtasan. Kaya ano pong dapat na asintahin natin? Makapasa tayo. Mga kapatid, sana magsilbing wake-up call to sa bawat isa sa atin. Alalahanin natin nung tayo ay nasa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Gaano ba tayo kasigasig? Gaano kaalam yung ating pananampalataya? Lalo nga't marami sa atin mga may tungkulin. Minsan, puyat, pero maagang gigising. Bakit? May pagtupad. Minsan sunod-sunod pa ang kanyang tupad pero hindi niya alintana yon. Minsan may mga sakripisyo. Kinakailangan pa niya na gumawa ng iba't ibang mga bagay para sa kanyang mga pagtupad. Pero hindi niya alintana yon. Bakit? Sapagkat alam niya lahat ng yon, hindi mawawala ng kabuluhan. Ngayon, tingnan natin yung buhay natin ngayon. Umalab ba ang ating pananampalataya? Naging progresibo ba ang ating katatagan sa pananampalataya? O baka mamaya nang hina na tayo? Baka mamaya nang lamig na tayo?
Baka mamaya ginawa na nating dahilan ito para sa ganun hindi na tayo sumunod. Ito po yung tagpo na tayo tinatapik ng Panginoon Diyos. Pinapaalalahanan tayo. Gaya ng isang mabuting magulang, nakikita niya yung kanyang anak. Minsan kinakailangan dumaan talaga sa mga pagsu. Minsan kinakailangan talaga mabigo. Minsan kinakailangan talaga na makaranas ng mapapait na karanasan. Bakit? Eh kinakailangan yun para siya'y lalong tumatag. At kapag nakita na tayo'y nahihirapan, at kapag nakita na tayo'y nahihiwalay ng landas, eto na ngayon yung kamay ng Panginoon Diyos. Kinakabig na tayo pabalik. Tinatapik na tayo para sabihin, anak, bumalik ka na. Anak, bumalik ka sa pagsunod. Lahat tayo, mga kapatid, nagkakasala. Lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo may kapintasan at mga kahinaan. Pero ang magpapalakas sa atin ng Panginoong Hesukristo. Para sa ganun, kapag tayo'y lumapit sa ating Panginoon Diyos, meron tayong boses. Meron tayong paraan para tayo pakinggan ng ating Panginoon Diyos. Kaya bago po tayo matapos, mga mahal na kapatid, ano po ang sama-sama nating dapat hilingin ngayon sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo sa Lucas 21:36. Kaya't maging handa kayong lahat sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat na mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Mga mahal na kapatid, naglalakbay pa tayo. Iba natin mga kasamahan na pinapagpahinga na, nagpapahinga na sila. Pero tayo, nandito pa sa mundong ito. Naglalakbay pa tayo hanggang sa tamuhin natin yung kaligtasan. Ano po ang sabi sa atin ng banal na kasulatan? Maging handaan niya tayo sa lahat ng oras. Baka mga mamaya, mga mahal na kapatid, yung palang oras ng pagbalik ng Panginoong Hesukristo, yung palang oras ng pagsamba natin, tapos wala tayo. Baka mamaya yung pagbalik ng Panginoong Hesukristo, yung pala yung oras ng ating mga pagpapanat at mga panalangin. Tapos hindi tayo nadatnan ng ating Panginoong Hesukristo. Maging handa tayo, mga mahal na kapatid. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, tiyakin anya natin na tayo, pagdating ng pagkakataon na yon, makakaharap tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, magpaalalahanan tayo. Bilang tunay na magkakapatid na nag-iibigan, nagmamalasakitan para sa ganoon. Bawat isa sa atin, pagdating ng araw ng paghukom, sama-sama natin sasalubungin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang susi? Para matiyak natin na magagawa natin ito sa kabila ng maraming hadlang, maraming mga pagsubok at maraming mga dalahin. Pakinggan po ninyo ang huling talatang babasahin namin sa Santiago sa talatang 5:13 hanggang 15. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng pagpupuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Paggagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Mga mahal na kapatid, lahat tayo, taong nilalang ng Panginoon Diyos na nagkukulang, nagkakasala. Hindi natin lubusang maabot ang pamantayan ng ating Panginoon Diyos. Kung tayo man nagkasala, manalangin tayo sa Panginoon Diyos. Binubuksan ng Panginoon Diyos ang pintuan para tayo ay makapasok. Pero kinakailangan makita sa atin ng Panginoon Diyos yung ating pananabi na tumawag sa Kanya. Ano ang nilalaan ng Panginoon Diyos? Kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang. Mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa.
Kung iniisip natin naman, napakabigat na po ng aking mga nagawang kasalanan, baka hindi na ako mapatawad. Ama, napakabigat po ng aking suliranin. Ama, napakabigat ng aking karamdaman, baka hindi na ako gumaling. Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, kung may tayo may paghihirap, kung tayo man ay may karamdaman, anuman ang ating dalahin, anuman ang ating pinagdaraanan, ang susi, mga kapatid, manalangin tayo. Manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos. At kapag tayo nanalangin, huwag itong maging bulaklak lang sa ating bibig. Manggaling ito sa ating puso. Para sa ganun yung panalangin natin, maramdaman ng Panginoon Diyos kung anong laman ng ating puso. At mula doon, maigawad sa atin ang kapatawaran sa ating kasalanan, kagalingan sa ating karamdaman, at kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Yan po ang sama-sama natin idalangin, tumayo kayo, at tayo mananalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo, sapagkat damang-daman namin ang iyong banal na pag-ibig, yung habag at awa sa bawat isa sa amin. Ang totoo, Ama, hiyang-hiya kami sa iyo, sapagkat marami kami mga kapintasan, marami po kami mga pagkukulang. Hindi kami nakararating sa pamantayan mo para sa kaligtasan. Subalit sa halip na kami itakwil mo at itaboy, damang-daman namin ang iyong bisig na kumakabig sa amin pabalik sa iyo. Damang-daman namin, Ama, ang iyong yakap sa amin para sa ganon makapagpatuloy pa kami sa daan ng aming paglalakbay. Na may dinadalangin po namin ang lahat ng aming mga kapatid na may mga taglay na mga karamdaman, Ama, haplusin mo ng iyong mapagpalang kamay ang kanilang abang mga katawan. Papanumbalikin mo ang kalusugang ang kinakailangan. At ito ang aming pananampalataya, Ama. Ikaw ang magpapagaling sa iyong mga inirang. Ikaw ang magkakalugmuli ng kalusugang ang aming kinakailangan. Sapat para magamit ang buhay at lakas na ito sa patuloy pa namin mga paglilingkod sa iyo. Ama, basbasan mo ang mga kapatid namin, lalo na ang mga nasa mga mapapanganib na lugar, ang mga nagiging biktima ng injustisya, ang mga lingkod mo na nanihindigan sa panig ng iyong katwiran, ang mga lingkod mong patuloy na inuusig at nanghanganib. Ama, ikaw na lamang ang aming tanging sandalan. Ikaw na lamang ang aming tanging inaasahan na kapag kami tatawag sa iyo, Ama, agad mo kaming sasagutin. Kapag nakikita mong nahihirapan na ang iyong mga lingkod, agad mong sasapluluhan ang bawat isa sa amin. Huwag mo sanang pakatitigan ang aming mga kapintasan, Ama. Bagkus, lalo mo kaming kahabagan, kaawaan. Patawarin sa aming mga kapintasan at bigyan kami ng pagkakataon. Mapatunayan sa iyo, Ama, karapat dapat kami sa pagkakataong ipinagkalog mo na maligtas pagdating ng araw ng paghukom. Ama, ikaw na pong bahala sa iyong mga lingkod sa daan pa ng aming paglalakbay. Hindi namin alam kung ano pang nakalaan sa amin. Ang tanging alam lang namin, Ama, kailanman at kami mga hawak sa iyo at magpapatuloy sa pagsunod sa iyong mga kalooban, anuman ang maging kalagayan ng mundong ito, anumang panganib sa aming buhay, anumang mga suliranin at mga balakid. Alam namin, Ama, hinding-hindi mo kami pababayaan. Ama, ikaw na lamang pumagbasbas sa mga lingkod mo, may mga taglay na mga baggabag sa buhay na ito, mga kalumbayan, may mga lingkod ka na dumaraan sa matitinding mga pagsubok. Ama, haplusin mo ang kanilang puso. Ipatuloy mo ipagkalob sa kanilang pananampalataya at pag-asa na lahat ng ito'y mapapahuwi, Ama. Ang darating ang pagkakataon, ipagkakalob mo ang biyaya at gantimpala na ito'y patuloy naming tatalamasahin sa buhay na ito. Ama, bahagi ng panalangin ito, dinadalangin ko po sa iyo. Pagsapit ng kaarawan ng aking anak, malayo man siya sa aking pili. Ikaw, Ama, ang nakakita sa kanya at sa aking sambayan. Huwag mo po sana silang pababayaan. Patuloy mo silang iingatan at ipagkakalubang biyaya na kinakailangan para lahat kami, Ama,
kapag papatuloy pa sa pagtupad ng aming tungkulin sa iyo. Ikaw na pong magbasbas sa kanya ng buhay at lakas. At ililigtas mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. At sa takdang panahong ipagkakaloob, nawa magkasama-sama na kami. At lahat ng mga lingkod mong nangahiwalay sa kanilang sambayan, lahat kami, Ama, taglayhin ang biyaya na magkakasama-sama kaming lahat na magpapatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Buong-buo po ang aming pananampalataya, Ama, dininig mo ang aming mga pakiusap. Nagpatawad ka sa aming mga pagkukulang at iginawad mo na sa amin ang iyong masaganang basbas. Sapagkat ang lahat ng ito, buong galang po naming hinihiling sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos at ang pakikilakip ng Espiritu Santo sumaating nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen.